anxiety by kamo? Well, i-transform natin yan into anxiety! Hi! Welcome to Channel F and please make sure to click the subscribe button and the notification bell. And magdi-disclaimer lang muna po ako, no? So bago ko simulan ang video yung to, uunahan ko na po kayo na hindi lahat makaka-relate, hindi lahat makakaunawa dahil ang intention po ng video ito is to give advice and gusto ko lang din i-share yung experience ko when it comes to mental disability, which is the depression, anxiety, and panic attack, kung paano ko siya minamanage at hinahandle yung bawat situation. And isa pa sa pinatatakutan ng may anxiety, panic attack, is yung lumabas ng bahay. Well, ako, maski pa paano, proud akong sabihin na nakakalabas na ako ng bahay, nakakalabas na ako ng bahay ng mag-isa, nakakalabas na ako ng bahay para manood ng sine, para mamasyal, yan. Actually, makikita naman ninyo dito sa previous vlogs ko na may mga capsules ako dyan na namamasyal, nagsiswimming, ganyan. So, ano ba yung mga ginawa ko para makakope ako dun sa sitwasyon na nakakalabas na nga ako. Actually, hirap na hirap ako nung umpisa. Talagang ayokong lumabas dahil iisipin ko palang nanginginig na talaga yung mga laman-laman ko. Nanginginig na talaga yung katawan ko na what if? Si what if? Laging nandyan si what if? Pero ito yung mga step by step na ginawa ko para maka-cope or para matlabanan ko yung ganoong thoughts sa isip ko. Although hindi ko sinasabi ito na effective sa inyo, pero sa akin naging effective kasi. So why not? Baka pwede nyo yung itry na baka maging makatulong lang din sa inyo. Unang-una is prayer. Ako kapag lalabas ako, lagi kong sinasabi na siya na ang bahala sa lahat. Thy will be done. Ika nga. So yun, prayer. Pangalawa, much better kung may kasama. Yan, isa yan. Doon ka talaga magsisimula yung lalabas ka ng may kasama. Pero syempre, hindi naman all the time lagi kang may kasama. Huwag ka namang dedepende lagi doon sa may kasama ka. Dahil hindi naman sa lahat ng oras, yung ibang tao ay kayang ibigay yung oras nila para sa'yo, samahan ka sa kung saan mo gustong pumunta. So yun, huwag sasanayin na laging may kasama, although okay lang naman na may kasama. Much nakakaano kasi ng pakiramdam yun eh, nakaka-calm na any moment na may mangyari sa'yo, alam mong may kasama ka. And pangatlo, lagi kong, hindi ito magandang tip ito, very effective to. Alam naman natin yung sa sitwasyon natin, meron tayong gamot na emergency. Hindi na natin sasabihin ang pangalan ng gamot dahil alam kong alam na ninyo yan. Yung emergency gamot, make sure lang din na meron tayo sa bag natin. Lagi na lang tayo maglalagay sa bag natin ng extra para in any case na makalimutan natin, at least sigurado tayo na meron tayong gamot sa bag natin. And water, syempre importante ang water para makainom tayo ng gamot kung kinakailangan. And pangatlo na bukod sa gamot, water, lagi akong nagdadala ng candy, which is a very effective sa akin. Kasi halimbawa, nakasakay ako ng jeep, mararamdaman ko na si anxiety na pasimula pa lang siya. Nagki-candy ako kaagad. Kumbaga, binibigyan ko ng distraction yung utak ko na ninanamnam ko yung candy. Ayan. And then, pang-apat na ginagawa ko pag ako'y lumalabas, sinisigurado kong familiar ako doon sa lugar. Kasi mas nakaka-feel ako ng kalma kapag alam kong yung lugar na yun ay kabisado ko. And at the same time, alam ko yung lugar na yun ay may malapit na hospital, may malapit na clinic, may malapit na ganito-ganyan na pwede mo matakbuhan if in case of emergency. Nakaka-ano na sa pakiramdam yun. And panglima, siguro isali din natin sa comfort zone natin yung ibang tao. Wag tayo yung lagi nating hinihiwalay yung sarili natin. Kasi ako before, nung nagtatry na akong umalis, sarili ko lang lagi. Pero na-realize ko na kailangang isali din natin sa comfort zone natin yung ibang tao. Like yung mga security guards,
police, traffic enforcer, at iba pang mga tao na sa tingin natin ay mapagkakatiwalaan natin. Kasi halimbawa, katulad ako before, takot na takot ako, pero kapag lumabas ako, nakakita na ako ng security guard, ng police, traffic enforcer, medyo nakakalma ako na parang, hay, if any case na may mangyari sa akin, alam kong may tutulong. Yan. So, isasali natin sila sa comfort zone natin. And then, kapag nakaramdam, halimbawa, nasa labas na tayo at mag-isa lang tayo, pag nakaramdam tayo ng anxiety or panic attack, ihinto muna natin yung ginagawa natin. Halimbawa, naglalakad tayo or di kaya may binibili tayo, nagro-grocery or something, stop muna natin siya. Humanap tayo ng place na wherein magiging komportable tayo, upuan or something na pwede tayo makapag-relax, mag-inhale, exhale, ganyan yan, gawin natin yan, effective yun. And kapag hindi pa rin talaga kaya, that's the time na kakailanganin natin yung binaon nating gamot. Ayan. Halimbawa naman, kapag nakainom na tayo ng gamot at talagang hindi pa rin nawawala si anxiety, may ganong sitwasyon, di ba? Na kahit nakainom ka na ng gamot, talagang andyan pa rin talaga siya. So, huwag tayong mahihiyang humingi ng tulong sa ibang tao. Yung mga comfort zone na isinali natin sa circle natin, huwag tayong mahihiyang humingi ng tulong sa kanila dahil meron at merong tutulong sa'yo. Yun. Huwag niyong kakalimutan yan. Huwag tayong mahihiya. And then, actually, yun lang yung mga ginagawa ko. Actually, before, lagi akong may kasama. Ayokong umalis nang walang kasama. Pero inuunti-unti ko. Ngayon, nakakalabas na ako mag-isa. Nakakanood na ako ng sining mag-isa. Kasi sa bawat sitwasyon na kinabibilangan ko, gumagawa ako ng comfort zone doon sa sitwasyon na yun para lang makafeel ako ng pagiging kalmado. So yun. And ito hindi ko ina-advise para sa lahat. Kasi ito ginagawa ko talaga ito. Pero I don't think magiging effective to sa iba. Kasi ako right now, ready na din kasi akong harapin kung ano yung sitwasyon. Andiyan yung hinahamon ko na talaga si anxiety at panic attack. Lahat ng nagiging trigger ko before, sinasadya kong harapin. Like for example, kapag nakarinig ako ng balita dati na merong namatay, may masamang balita, talagang ina-atake na ako. Ngayon, lagi na akong nanonood ng balita. Unti-unti na napaprocess sa utak ko yung pagtanggap doon sa balitang yun. And dati, natakot ako sa madidilim, sa horror, ganyan. Ngayon, lagi akong nanonood ng horror. And dati, takot ako sa ingay. Pero ngayon, talagang sinasadya ko din yung sarili ko na ma-expose sa mga maiingay. Dati takot ako sa maraming tao. Pag naipasali lang ako sa maraming tao, andyan na. Nahirapan na akong huminga. Parang feeling ko mahihimatay na ako, aatakihin na ako. Pero ngayon, sinasadya ko lahat ng event na meron akong pwedeng atenan, ni ultimo sa school ng mga bata dito sa bahay, talagang pinupuntahan ko. Ni ultimo nga company outing ng ibang tao, sumasama ako dahil gusto kong ma-expose ako doon sa mga trigger ko para malalaman ko kung paano ko i-cope yung sarili ko doon sa trigger na yon. Kasi once na hinarap mo na kung ano yung mga trigger na yun, madadalian ka na lang siyang i-handle na any moment na mag-trigger ka, hindi na siya ganun ka grabe. Kumbaga, magiging panis na lang sa'yo yan. So wag nating hahayaan, guys, yung sarili natin na malugmok doon sa sitwasyon na sobrang down na down tayo. Alam ko, napakahirap ng, ang hirap-hirap gawin yon. Mahirap gawin yon sa totoo lang dahil nahirapan din talaga ako. Pero, ikaw at ikaw lang din ang makakagawa ng solusyon at makakatulong sa sarili mo
para matulungan ka din ng ibang tao. Pagkatiwalaan mo ang sarili mo para matuto ka rin magtiwala sa ibang tao na handang tumulong sa iyo. Kasi minsan, medyo na ano natin ng ibang tao eh, ano ba yung term ang tawag doon na mi-misunderstood natin yung ibang tao? Na yung ibang tao, intention lang natulungan tayo, pero iba yung dating sa atin. So, kailangan unti-unti mong buksan ang isip mo, unti-unti mong ibukas ang puso mo na tanggapin ulit lahat-lahat. Tanggapin ulit lahat ng mga tao, tanggapin mo ulit lahat ng mga sitwasyon, tanggapin or harapin mo lahat ng mga pagsubok sa'yo para makabalik ka sa dating ikaw na sinasabi mo, miss na, ayan na naman yung tricycle, nakakainis. Ayun, para makabalik ka doon sa dating sinasabi mo, miss ko na ang sarili ko. So, yun lang guys. Sana makatulong sa inyo. And goodbye.